Another live. Siguro mga 30 minutes po tayo ulit ngayong umaga. Kagigising ko lang halos. Yan, dahil simula pagkatapos ng eleksyon, medyo tinatanghali tayo ng gising. Nagpapahinga muna. Pero ngayon po, unti-unti, magva-vlog na tayo ulit. Pupunta-punta na tayo ulit. Of course, meron tayong Salamat Yorme series na gagawin. Kakausapin po natin yung mga iba't ibang tao na who played a role dito po sa very successful na tatlong taon bilang alkalde nitong si Yorme. Okay, so yun po, Salamat Yorme, gagawin po natin yan. At medyo nagpapahinga-pahinga lang ako, medyo nagre-recover ng lakas. Pero after nun, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo. Good morning, Mary Jane Nalco. Yun. So ayan po, kung mapapansin nyo, yung title ng aking video ay paano mangyayari sa mga Isko Vloggers. Pag-usapan po natin yan mamaya, intayin lang muna natin. Shout out, uy, si AC Sigaw, buti nakadaan. Sara Mora, oh, AC, kasama ka ba bukas? Daryl Bautista, good morning. Rainier Miranda, good PM. Oh, so, Koninay, hello po. Lengleng, good morning. Yun. Shout out from New York, T-Max, oh, Joanna, Francesca, Tommy Jeans. Oh, AC, text na lang, PM na lang tayo mamaya, AC. Oh, Maribel Lania, good day. Oh, so yun, bago tayo pumunta dun sa mga future ng mga Isko Vloggers, kwento lang muna ako. Alam nyo, ako po ay swerte. Ako po ay swerte dahil ako po ay nabigyan ng tatlong taon para po makover itong termino ng isang Mayor Isko Moreno. Tatlong taon po. Tatlong taon. Nagsimula ako, ang pinakaunang Manila serie ko na vlog. Nandun ako sa Divisoria kasi noon. Nasa may recto ako. Pupunta ko yung isang kliyente ko na Chinese, na Chinoy. Papunta ako ng Plaza Lorenzo Luis. Tapos nung pagtawid ko ng recto, pagsilip ko sa kanan ko, napansin ko, teka, bakit wala na yung mga vendors? Pagsilip ko, talagang gulat na gulat ako nung pagtawid ko nun sa recto, yung pagtingin ko dun sa direksyon ng Tutuban. Naalala ko to nung mga 2019, mga June, bago sila umupo. Nagulat ako, bakit nawala na dito yung mga nagtitinda? Dati punong-puno yung Divisoria. Hindi ka makakalakad sa gitna niya. Talagang ang daming vendors left and right. Mahihirapang dumaan yung sasakyan. Isang lane na lang yung natitira. Tapos pagtingin ko, wala na. Gulat na gulat ako, ha. At that time, kinocover ko si Vico. Vico Serie. Doon nagsimula. Oh, yes, Daryl Bautista. Yes, pwede ko i-continue. So, nagulat ako. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung phone ko, binidyohan ko kaagad. Tinanong ko dun sa mga ano, eh, thank you very much, haha. Welcome to Team Manila Serie Silver. So, tinanong ko kaagad, haha, maraming salamat, ha. So, tinanong ko kaagad yung mga taga doon, kuya, ano nangyari dito? Ba't nawala na yung mga vendors? O, ang sabi sa akin, kasi, kuya, yung si incoming mayor, Isko Moreno, kinausap na yung chief of police ng Maynila, kinausap na yung police, pinatigil na yung mga vendors. Bawal na silang magbenta dyan mismo sa Recto Avenue. So, yun, kinunan ko kaagad. And doon na nga nagsimula yung aking Manila serie. So, at that time, bago lang din ako sa YouTube. Walong buwan, walang nangyayari sa channel ko. Tapos, sumipa nung Vico serie. O tapos, doon na nagsimula yung Manila serie kay Isko. At doon na nga, hanggang nung maupo siya, doon na talagang nagpakitang gilas na itong si Yorme Isko. Sa akin nga noon, ang iniisip ko, uy, Jojo de Guzman. So, nung pagkakita ko nung kanyang unang buwan sa pagka-mayor, nakita ko parang may potential talaga to, ah. Parang naisip ko na in the future, posibleng umakyat sa mas mataas na pwesto itong si Isko. So, sinuportahan ko na talaga simula nung unang buwan pa lang nung kanyang pamumuno sa Maynila. And ang tawag dito? Kasi at that time,
'di ba, nagsisimula ako mag-YouTube pero hindi umaandar yung aking channel kasi ayoko namang mag ano, ayokong mag DDS na vlogger. O kasi medyo toxic na din yung awayan nila noon eh. Ayoko din namang magdilaw na vlogger. O para kayla VP Lenny nung time na yun. Ayoko din talaga kasi grabe yung awayan nila nung 3 years ago pa lang eh. So nung itong kay Vico, itong kay Isko, nagkaroon ako ng chance na maging political na vlogger na hindi ko kailangang suportahan yung administrasyon o oposisyon. Pwede akong nasa gitna lang. Yun yung kagandahan nung ano, pagsuporta ko dito kay Yorme Isko. At nung panahon na yun, marami kaming nag-cover nun yung sa nangyayari sa Divisoria, pagkatapos sa Carriedo, pagkatapos sa may amin sa Blooming Street. Yun, kamusta po sa mga nag-online sa atin. So talagang tuwang-tuwa ako kasi ang tagal ko na dyan sa Blooming Street, sa Carriedo, ang sikip parati, tapos naiayos. At in fairness to Mayor Isko, 3 taon, na-maintain niya na maayos yung Divisoria, yung Carriedo, yung Blooming Street. Pinapakita mo talaga yung political will ng isang mayor o isang politiko. So marami kaming vloggers na nakasama dyan nung panahon na yan. Yung ano yan eh, yung unang 6 na buwan ni Mayor Isko, yan talaga yung peak na talagang sumobrang sikat siya sa buong bansa eh. Yung Jones Bridge, nung pinagawa yung Jones Bridge, nung pinagawa yung pinapalinis yung Cartilia, nung pinapagawa yung sa sinabi ko nga, sa Divisoria and ano. So sabay-sabay yan, talagang nagulat sila kasi talagang ang laki nung pinagbago sa Maynila. O tapos pagkatapos po noon, alala ko na nung opening ng Jones Bridge 2019 pa rin. Ang dami naming mga vloggers noon. Ang daming vloggers ang nagsimula ang career dito kay Mayor Isko. O pero nagkanya-kanya na kami, nagkanya-kanya na din pagkatapos noon. Yung iba naging charity vloggers, sila pinakamalaki ngayon, yung mga nagcha-charity vloggers. Diba? Yung sila Pugong Biyahero, sila Techram, talagang successful na ng mga channel nila. O tapos yung iba naman, ngayon nag-bongbong, yung iba nag-DNR, yung iba iba-iba na, halo-halo na. So okay naman, mababait naman yung mga yan. Pero ako kasi, from the very start, yung aking channel ay political na talaga. Yung iba, talagang kinukunan lang yung ano. Tapos nung yung mga ano na, yung mga street clearing na, 'di ba? Sila Papa Pau, sila General Sukat, diyan sila sumikat niyan eh. Talagang bago mag-pandemic, talagang grabe yung pagsipa ng mga channel nila, yung mga clearing operations sa Maynila. So, ayun, si Papa Pau medyo nag-lie low, yung iba nag-cover pa rin kay Yorme, pero halo-halo na. So, okay lang. Ako kasi from the very start, political talaga. Yun talaga hilig ko. Ginagaya ko yung sa US, merong mga vlog sa US na political talaga. Meron kasi, merong Democrat, merong Republican, merong parang left, merong right, merong progresibo, merong conservative, merong liberal. May nagtanong, asa na si Papa Pau? Tanong ni Chazid. Naglaylo siya sa pagbablog eh, pero sumasama pa rin siya kala General Sukat. Siguro ayaw niya yung masyadong toxic sa politika, hindi siya masyadong nakikigulo sa politika. Pero alam ko kay General Sukat, very loyal yan, sumasama pa rin yan. Pero hindi na kasing taas yung views nung dati. Kasi dito sa amin sa YouTube guys, ano eh, taas baba yung views. Talagang may panahon na nagsasawa yung mga tao, may panahon na talagang ito yung uso. May panahon na kasi kahit si Yorme, ako ikuwento ko lang din, yung unang taon ko kay Yorme, sobrang taas ng views, sobrang ang dami. Tapos nung dumating yung pandemic, after nung mga unang buwan ng pandemic, bumaba na yung views ko kay Yorme. Normal lang yon kasi syempre yung mga tao, minsan nagsasawa, minsan naghahanap ng ibang mapapanood. So one year, so tuloy-tuloy pa rin ako kay Isko, pero hindi na ganun kataas yung views, hindi na katulad nung unang taon. So naghahanap-hanap ako ng iba't ibang mga itatopic. Diba, yung pandemic, in-over ko. Naalala ko noon si Francis Leo Marcos, nung kasikatan. Nung time na yon, yung Mayaman Challenge, kinover ko din yon.
O sa nagmagawa din tayo ng news. So ganun talaga, may mga buwan na mahina, may mga buwan na malakas. Pero alam ko na, na talagang isko vlogger ako, yun talaga. At saka pagdating sa amin sa politika, ako, I consider myself a political vlogger talaga. Alam nyo, ang pangit din ng ano eh, ang pangit din ng walang loyalty sa amin. Kasi meron ka, kaya nga nagtitiwala sa'yo, kaya ako nabigyan ng magandang access, kaya ako nabigyan ng talagang nagtiwala sa akin kasi alam nila na loyal si Mark. So napaka-importante yon sa larangan ng political vlogging o political PR o kung ano man yung tawag nila doon. So ako from the very start, alam ko na magiging loyal ako up to the very end. Eh. And alam ko naman na may laban talaga itong si Isko Moreno kung mag-decide siya kung tumaas ng pwesto. So ganun po yung aking naging direksyon. Nung 2021, mababa yung ano ni Isko, mababa yung views ni Isko. Kasi wala masyadong nangyayari kasi puro pandemic eh. Tapos puro tulong siguro yung mga tao naghahanap ng ibang ano. Doon na nangyari na sa akin yung Dasera na case. Tatlong buwan tinutukan ko yung Dasera. Talagang taas ng views ko nung Dasera case. Talagang inimbestigahan ko yung sa kaso na yan tatlong buwan. Kung nalala nyo, 2021. Tapos pagkatapos nun, ang tinutukan ko naman yung Chinelas, yung kay Bosita. Doon ko naging kaibigan si Bosita. Kaya siya na din dinala kong party list kasi alam ko tatakbo siyang party list noon eh. I mean, after nung Chinelas na issue eh, parang naiisipan na niya eh. Pero the whole time, nagpo-post pa rin ako ng Isko. Talagang yung mga capital report, tapos yung mga proyekto, nagre-report pa rin ako. O yung kay YouTubero. So, nung middle of the year, nung parang nararamdaman na tatakbo si Isko, doon na, nag-full blast na talaga ako, gumawa na ako ng bagong series uli. Tapos naalala ko noon, yung time na parang nahiritan siya ng Pangulo, yung sa mga bikini-bikini, yun yung time na sumipa na ulit yung aking mga views pagdating kay Isko. Nagkaroon na ng interest ulit at marami na ang sumubaybay. Tuloy-tuloy na yun hanggang eleksyon. Hanggang ngayon, hanggang natapos yung eleksyon. At yun na nga, marami ding mga bagong mga YouTubers na naglabasan na pro-Isko. Even though yung iba na lumipat or yung iba tumigil na, maraming mga bagong mga mukha na YouTubers na sumasama sa Maynila. Of course, syempre ang talagang napaka-solid diyan talaga sa mga Iskonya na vlogger at napakasipag si Channel Reds. Si Channel Reds, mas masipag sa akin yan. Napakasipag niyan. Si Channel Reds talaga. Talagang sumunod talaga doon sa lahat. O tapos, kasama ko noon sila Louis Gutierrez, sila... Tapos sumunod na sila Bryja, sila Ping. O tapos, doon na pumasok yung mga ibang DDS na sumali. And of course, si AC Sigaw, dati rapper, tapos natutong mag-vlog. So naging successful na rin as a vlogger. O pinakita niya yung kita niya nung isang araw, laki na kumita. pero ayun, yung mga DDS, yun na. Lumipat na. Sila Coach Oli, si Coach Oli sinamahan ko sa condominium. So iniikot ko doon. So at that time medyo ano pa kasi last year, nag-away kami nung kapatid niya na si Banat Bay. Eh. So medyo hindi ko pa sure. Pero nang nakilala ko sila personal, alam ko naman mababait sila. So yun nga, naging kaklose ko na. At ngayon nga, talagang close na kami ni Coach Oli. Kasi talagang mababait sila at okay silang kasama. Yun, so si Coach Oli, tapos si Banat Bay, tapos sila Bisda. Kasi yung buong grupo nila na Barako. Na mga galing ano, tas sila Ninyo, mga galing DDS na sumama kay Isko ngayong laban niya. And sino pa ba? Marami pa yung mga bago. Actually, yung mga galing kay General Sukat, nakita ko din yung sila Busilak, sila ano, nag-cover din ng Isko, so maraming salamat din. So, talaga namang naging truly memorable itong campaign season dahil sa mga maraming mga vloggers na katulad nila na sumuporta at naging loyal kay Isko. Oyo, so ang haba ng intro ko, 'di ba? Kalahati na kagad ng video. So ang tanong, paano ang mangyayari
dito sa mga Iskonian vloggers, lalo na na magpapahinga si Isko ng isang taon. Yun ang magandang tanong talaga. Ann Tanaka, watching from Japan, maraming salamat. La Mamita, solid Isko. Sheila Cordero. Oh, si Esme kaibigan ko yan, nakakasabay ko sa Pasay yan. Nag-BBM si Esme. So sa akin, naalala ko nun, nung nakakausap ko sila, wala namang problema talaga. Kasi ito guys, wag din tayong magalit. Kasi syempre, may kanya-kanya tayong ano, may iba siguro gusto si Isko, pero mas gusto si ganun. O meron namang iba, baka maaring dahil sa mas malaki yung kita. Kasi totoo naman, mas malaki talaga yung kita. Sa YouTube, mas maraming viewers sila. Kasi mas matagal na sila. Matagal tayo, nagsisimula pa lang tayo, bago pa lang tayo, wala pa tayong isang taon na movement dito sa YouTube. So talagang nagsisimula tayo sa mas maliit. So yung iba siguro, mas gusto yung kita doon sa kabilang side. O yung iba, baka talagang mas gusto nila. So hindi ko na sila maja-judge. Ang hiningi ko lang sa kanila, wag na nilang siraan si Yorme. Dahil doon naman kami nang galing. So in fairness to them, hindi naman nila siniraan. So talagang okay, wala namang problema. And lahat sila mababait naman at mga okay naman yun ng mga vloggers. Shout out Margo. Bargain shopper, yun po. Teka lang, tumatawag yung aking tatay. Teka lang. Hindi lang ha. Hello po. Oo. Ay, hindi pa. Magkano yun? Sige, pa-text na lang. Pa-text na lang yung total. Okay, thank you. Okay, pa-text na lang. Salamat. Okay. Ayun, sa office namin. So, yung in fairness to them, wala namang nanira sa kanila kay Isko. Okay na ako doon. Kasi talagang kanya-kanya naman yan eh. So, lahat sila mababait, lahat sila. May iba minsan, may nagkaka-misunderstanding kami. Pero, lahat sila mabait at lahat sila maayos naman. Nagtatrabaho lang talaga. Kasi itong sa pagbablog, trabaho naman talaga eh. Trabaho naman talaga. Pero, syempre, may kanya-kanya kaming gusto, plano sa buhay. And ako talaga from the very start, political vlogger ako. Hindi ko talaga ugali na ano na kalagitnaan eh biglang ano. And from the very start, talagang ano, sinabi ko naman, utang na loob ko yung aking vlogging career kay Isko tsaka kay Vico. So yung dalawang yon, talaga magiging loyal talaga ako kasi kung wala sila wala ako ngayong channel na malakas at wala kayo, hindi ko kayo makikilala lahat. Oh, yun. So, punta na tayo. But alam nyo yan, ah. Ano ang mangyayari sa Iskonian vloggers? Ayun nga, meron nang nag-comment, oh, alam na nyo siguro nila yung mangyayari. So, may meeting bukas. Ayun, huwag kayo titigil mag-vlog, Piling Pinoy. Ayun. Opo, ako po, ito lang naman trabaho ko, hindi talaga ako titigil. So maraming salamat po. So merong meeting bukas. Sila na lang siguro mag-announce kung gusto nilang announce kung saan kami mag-meeting. Kasi inimbitahan lang naman ako. So mag-meeting bukas kung paano ang magiging posibleng direksyon ng mga Iskonian na vloggers. Alam nyo kasi, ganito yan guys ha, para alam nyo lang din. Kasi kaya naman ko sa kaya, itutuloy. Ako naman definitely, itutuloy ko yan. Hanggang 2025, hanggang tumakbo ulit si Yorme. Ang problema, yung in-between. Yung in-between, yung isang taon na magpapahinga si Yorme Isko. Ano ang gagawin? Ano ang i-content namin? Yun ang talagang mabigat na tanong dyan. Gandang tanghali, walang iwanan. Salamat, Johan. Oh, Team Japan, solid. Yun ang issue ko dyan. Yun ang pinaka-challenge dyan. Kung ano ang gagawing content from July 1 hanggang July 1, 2023. Kung saan maaring si Isko ay bumalik na, maaring siya ay magtrabaho na uli, bumalik na ulit sa kung anumang trabaho, anumang capacity. So yun yung challenge para sa amin. Kung isang taon, kung ano ang gagawin para... Kasi ang kailangan namin gawing interesting yung vlog din eh. Kailangan gawin namin maganda ding panoorin.
And syempre, maraming mangyayari in 1 year. So, yun yung pagmimitingan bukas. Yun. So, yung mga nabanggit ko mga vloggers, marami dun sa kanila ang sasama bukas. Yung iba hindi ko makilala dahil mga bago na o mga ano, pero ayun nga, yun ang pag-uusapan tomorrow. Kasi syempre, ako guys, ako kahit papaano itong channel ko mas established na, 3 taon na, mas madali sa akin mag-ano eh. Mas madali para doon sa mga bago, mahirap eh kasi yung views nila hindi pa ganoon kataas. Yung mga subscribers nila hindi pa ganoon kalaki. So malaking challenge din para sa kanila. So tutulungan ko din siguro sila. O yun. So ganoon po ang ating ginagawa. Eh ako nga, nakita nyo nga, ako nag-i-experiment na ako sa ano, sa iba't ibang klase ng content. Ah, 'di ba? Yun nga, yung aking bosita na content, tuloy-tuloy na yung aking salamat Yorme, yung aking ano pa ba? Syempre ko-cover natin si Honey at Yul. Ayun. So, walang BBTO, nandito pa rin kami. Yun nga eh. Pero syempre kung isipin niyo nga eh, kung titingnan niyo yung mga example, yung mga Marcos nung 2016 natalo sila sa VP race, 'di ba? O sinasabi nila, dinaya, nagfile sila ng COMELEC case, o pero hindi sila bumitaw. 'Yun ang importante. O nung 2016 natalo sila ng VP race, o nagtuloy-tuloy sila, o hanggang mag 2022, o sila yung nanalo, sila yung nagwagi. So, maraming pwedeng mangyari in 6 years eh. So, 'yun naman ang sa akin. Ang importante, hindi tayo bibitaw. Ayun nga. Yun nga, isipin nyo sa 2025 pag tumakbo ulit si Yorme, kung sakaling mag-decide siya na tumakbo ulit. Tapos na yung mga malalaking projects niya. Yung tatlong condominium, San Lazaro, yung Pedro Hill, tsaka yung San Sebastian Residences. So tapos na lahat 'yan, ang gaganda na ng mga condominium sa Maynila na housing. O tapos yung ospital sa Baseco, tapos na. Tapos yung tawag dito, yung Manila Zoo, syempre ngayon maganda na. Mas makukumpleto na. O tapos yung mga eskwelahan na 4. O by 2025, functioning na lahat 'yon, ginagamit na ng mga estudyante 'yon. So napakaganda ng foundation ni Isko Moreno eh. Na hindi siya galing sa political family, hindi siya galing sa mayamang pamilya, pero nagawa niya na napatunayan niya na kayang magtagumpay ng isang mayor sa pamamagitan lang ng sipag, talino, husay, tsaka mabuting intensyon para sa mga kababayan niya. And of course nagagamit niya yung kanyang history. So yun eh, so maganda yung future for the Isconian eh. Ang talagang pinoproblema ko lang guys, yung gagawin from now hanggang sa 1 year na wala si Isko. Syempre, ang hirap mag-ano ng Isko nang wala si Isko. Pero yun nga, nandoon naman kasi yung mga ano niya, nandoon naman yung mga kaya nga posible diyan, pwede tayong gumawa ng parang NGO din, parang foundation. Pwedeng ayun. Kaya lang sinayang ng mga umahas sa kanya. Tapos syempre susuportahan natin yung mga naging loyal sa kanya. Yung nandiyan sila Congressman Ralph Recto, sila Congressman PJ Garcia. Susuportahan pa rin natin 'yon. Maski sa mga local, marami namang local na nag-remain na loyal kay Isko Moreno hanggang sa dulo eh. So, talagang susuportahan natin yung mga ayun ang yun pa. Yun pa. Si Banat, hindi ko sure kung paano magiging direksyon ni Banat Bay moving forward after ng election eh, kasi ibang level kasi si Banat Bay eh. 'Di ba? Ibang level. It's one thing pag yung mga mas maliliit na vloggers kung ano maging ano nila, eh si Banat Bay eh parating lahat ng gawin niya ay kitang-kita. Lahat ng gawin niya ay in the public eye. So kung ano man ang maging desisyon ni Banat Bay moving forward, sa akin eh ano eh naging mabait siyang kaibigan and talagang I wish him na all the very best. 'Yun. And ngayong araw pala birthday ni Ma'am Mocha. So happy birthday po Ma'am Mocha Uson. Ayun, happy birthday and it's been a pleasure and an honor
na maging kaibigan po kayo at makilala kayo. And kasi iba yung nakikita natin sa social media, pero in person, pag nakikita natin yung social media, matapang, talagang palaban, and talagang sobrang seryoso at palaban itong si Ma'am Mocha. Pero in person, napaka warm, napaka bait, tas mahal na mahal niya yung nanay niya. So happy birthday po, Ma'am Mocha Uson. Talagang tuwang-tuwa ako na naging kaibigan ko siya. Ayun. Ayun. Tas syempre, supportahan din natin yung mga naging kasamang senador, sila Carl Balita, sila Samira Gutok. Eh, si Samira, yun, merong baka bagong maging development kay Samira. Si Carl Balita, ayun, tuwang-tuwa din ako, pinapanood ko yung mga vlogs niya. And of course, si Jopet and Castresiones. Si Jopet, maganda. Alam mo, si Sir Jopet, nung kampanya pa, sinasabi ko na, mag-YouTube. Kasi bagay si Sir Jopet mag-YouTube eh. Parang tulfo ang labas na kapag may katuwiran, ipaglaban mo tapos sa YouTube. Ay, ang laki ng kikitain ni Sir Jopet sa totoo lang kung mag-YouTube siya. Kasi kilala na siya eh, trusted na eh. Yun ang sinasabi ko sa kanya noon. Sana pag nakita kami yon, mas maluwag na oras niya, try niyang mag-YouTube, kahit style radio lang. Kasi sayang eh, trusted na siya, kilala na siya. Kahit saan kami pumunta, kilala si Jopet season eh. O tapos talaga, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Maganda, maganda. Para at least makasama natin sa online si Jopet season. So ayun, so ilang minutes na lang tayo? 3 minutes na lang. So ano ang future ng mga ISCO vloggers? Sa karamihan ng mga sinabi ko, eh magtutuloy pa rin sa ISCO niyan. Yun naman ang maganda. Meron din si Alive with Yosh, yung bata. So naging kaibigan din natin yun, tsaka yung tatay niya. Yung mga Bilis Kilos Youth Movement, yun. Itutuloy din natin yun. Yung kanilang mga ginagawa. So, let's turn this into a movement. Siguro bukas pag-uusapan namin kung paano maganda. Ayan, magko-collab-collab kami bukas, so abangan nyo yan. So excited naman ako doon. So talaga magiging challenging lang. Hindi talaga madali sa simula, kasi nagsisimula pa lang tayo. Hindi ko sure kung paano mag-react yung mga audience, kung gaano, diba? Pero hopefully po magtuloy-tuloy. And maging malakas na movement po ito pong ginagawa po natin. And of course, syempre, involved din siguro natin yung pamilya ni Yorme Isko. Kung hindi man sa politika, sa pagtulong sa kapwa, and yung mga nai-inspire niya ng mga politiko. So try natin to connect with them and isama natin sa storya ng Manila serye. Lalo na para sa mga OFW, yan, very good point. Who knows, baka pumunta ako ng abroad. Kamustahin natin yung mga OFW and makipag-connecta tayo sa kanila. Pwede din yun. Maganda din content yun. So, yun talaga ang challenge, guys. Eh. So, para naintindihan nyo lang din yung pinagdadaanan ng mga vloggers din. Kasi marami sa amin, full-time eh. Ito lang trabaho namin eh. So, importante na, of course, maging totoo kami sa aming paniniwala. Pero at the same time, enough din para buhayin yung aming pamilya. So ako kasi wala naman akong, ako naman so far okay naman kasi mga yung channel natin mas matagal-tagal na, so wala tayong problema. And yung ating nagagawa natin ng tuloy-tuloy, pero tulungan natin yung mga bago. Ito ko pala ikukwento ko. Tinuturuan ko yung mga vloggers natin kung paano kumita sa Facebook. Kasi ako lang ata ang monetize sa Facebook sa amin. Ako lang ba? Si Banat Bay, ayun. Pero si Coach Oli, hindi din eh. Tinuturuan ko sila kung paano mag-monetize sa Facebook. Kasi, importante, dagdag din yun eh. Malaking dagdag din yun sa Facebook, sa totoo lang eh. Ako, meron na ako sa YouTube, meron pa ako sa Facebook. Tsaka, pag sa Facebook, mas maraming naaabot. Alam nyo ang pinakaiba ng YouTube sa Facebook? Sa YouTube, ang mga nanonood sa atin ay puro mga Iskonyan. Sa Facebook, ang nanonood sa akin, halo-halo na. May Iskonyan, merong BBM, merong kakampi. Pero importante din kasi yon. Importante kasi na maabot mo din yung mga ibang tao na hindi mo kakampi. TikTok sana si Yormio. Pag-usapan din natin yan. Importante na maabot mo yung mga ibang tao na hindi mo kakampi. Kasi para
start ng dialogue. Paano tayo lalaki kung tayo-tayo lang din parati ang nag-uusap, di ba? So importante na makuusap din natin yung mga nasa ibang mga paniniwala para makita nila yung kagandahan dito sa atin, and at the same time nai-improve din natin kung ano yung mga kakulangan natin. So importante, tuturuan ko silang mag-Facebook lahat para marami kami sa Facebook para dagdag kita din. Kasi dagdag kita din yun sa kanila. So kung kinukulang sila ng kita sa YouTube, o pandagdag lang yung sa Facebook. So yun ang aking plano din gawin sa kanila bukas para matulungan sila. May isa, tapusin natin, may isang nagsabi. Oh, si Reds, wala din sa FB. Tagal ko na sinasabihan niyang si Reds. Sabi ko, habang eleksyon, mag-FB ka. Yun eh, marami kaming time ngayon gumawa ng FB. Eh tapos ito, balita ko lang sa inyo ha. Tatlo na yung YouTube channel ko na monetize. Meron akong Models of Manila TV, Models of Manila News, Models of Manila Basketball. So iba-iba laman nun, sports yung isa. Yung news siguro baka cheese, baka showbiz. O pero tatlo na yung channel ko sa YT, sa FB ko isa yung monetize. Ang plano ko gawing tig-apat. Apat sa FB, apat sa YouTube. O syempre kasi parang ito na yung pinaka-negosyo ko eh. Alam nyo guys, kailangan ng maraming ganito para magtuloy-tuloy tayo. Kailangan maging sustainable eh. So yun yung aking plano. Kung hindi nyo, ito may request ako kung pwede lang pa subscribe sa YT Models of Manila FM. Pahanap naman guys, Models of Manila FM. 'Di ba kasi may TV, meron ding FM. So doon siguro baka music tsaka mga personal kong ano, Models of Manila FM, pa subscribe sana sa YouTube. Kasi 'yun yung next ko na pinapalaki. Ang plano ko apat na channel sa YouTube, apat na page sa FB. Tapos iba-iba naman para lumawak yung audience. Lumawak yung audience. Models of Manila chicks. Sa FM yung mga girls, doon ko nilalagay. Kasi syempre, ang gusto natin, lumawak sa sports, so ibang market yun. Sa music, ibang market yun. So, hindi pwede tayong makontento lang sa tayo-tayo lang eh. Dapat parating nag-expand. Oh. Pag tayo-tayo lang nag-uusap, tayo lang ang malakas, akala natin malakas tayo. Yun nga po, hindi pwedeng tayo-tayo lang. Pero syempre, maganda yung nag-uusap tayo kasi mas tumitibay tayo, mas lumalakas tayo, mas maganda mga idea. Dapat balance eh. Merong time na magkakasama tayo, merong time na promote Philippine basketball team. Yun po, yun, sila Kai Soto, sila ano, dun sa basketball naman, yun naman ang plano kong gawin. Kaka-monetize lang ng channel. O, yung request ko sa inyo, Models of Manila FM, pakihanap na lang, FM yung dulo, hindi TV. So, yun po yung mangyayari bukas, magmi-meeting, tutulungan ko sila sa FB. O, tapos magpadami na magpadami. Tapos yun, kung ano pa yung mga gagawin. Sana yung sa pamilya and yung sa mga kasama. Thank you very much, Rainier. Ayun, so thank you very much po. Maraming salamat po ulit. Nakalagpas 30 minutes na tayo. Punta ako City Hall ngayon. So hopefully meron akong ma-interview para sa Salamat Yorme. So thank you very much po sa pagsama. Ayun. Greg Lopez Vlog. Gawa kayo ng FB page. Nagtatanong si Greg kung paano eh. Gawa kayo ng FB page. Paabutin nyo ng 10,000 likes. Tapos yung watch time, habulin nyo din. So yun, medyo mahirap din siya. Pero ang maganda niyan, yung content mo sa YouTube, pwede mong ilipat sa Facebook. So isang effort na lang. Re-upload mo lang sa Facebook. So yun yung ano. Siguro pag-usapan na din bukas. So thank you very much guys. Maraming salamat po. Yan, iikot tayo, pahinga lang, iikot tayo ulit ng Pilipinas para makasama po kayo lahat. Ayun. Parang traffic tool for datingan. Very good idea po, maganda po yan. So thank you very much guys. See you po sa next video, Pilipinas God first. Yan po, papunta na po ako sa City Hall, mag-aayos lang po ako. Okay, so thank you very much po for joining. Sir Mark, download ba yung sinasabi mo? Hindi po, FB page lang. So bye-bye guys. Ayun, laban lang tayo. Konting saglit lang eh, 2025 na. O, diba? Balik ano na ulit. So ano lang, salamat sa mga nag-sub sa Models of Manila FM. Bye-bye guys.